So, ayun nga guys, like, napagmitingan nga namin mga admin, gawing dalawa na lang yung event, which is Kinaral sa Dumaguete, dun gaganapin yung donut, and dito sa Manila naman gaganapin yung para sa heavy meal, which is kami yung mga magbibigay. Ayan, hello, hello, Team Puyaters, happy birthday, and meron na rin po tayong, ayan, 25 kilograms. Ako lang din po muna mag-thank you unang-una sa aming mga ka-team na nagbigay po ng kanilang tulong sa mga mababahagiang po ng tulong bukas. Ayan, so, magkita-kita po tayo bukas, guys. So, bukas ako magaganap ang ating charity event from Team Puyaters. Ayan. Love, love, love sa inyong lahat. Hi guys! So today, magkakaroon tayo ng konting trivia. Paano nga ba nabuo ang Team Puyaters at kung paano kami nagsimula? Nagsimula talaga ang Team Puyaters nung time na pumasok sila sa LS ko. Actual name pa nila dati ay Team Lagas. Kasama nila dun si Ate Christina, Rana TV, Bernie Delphine, si Raz, and yung isang nawala na rin sila sa grupo. So, sila po talaga yung original nung Team Lagas bago ko po sila nakilala. Then, may napuntahan po akong isang LS. Malimutan ko yung name. Yung po sila unang na-meet. Pero hindi pa kami totally ganun na nagkaroon ng, let's say, bonding or konting chikahan. Wala pa. After nun, pumunta sila sa LS po kasi dinala sila ni Ate Christina. And nag-ask si Ate Christina kung pwede ko silang ampunin. Yes, that day, inampun ko ang Team Lagas and nagkaroon kami ng unang conversation that day. Explain ko sa kanila regards sa YT, paano ko silang tutulungan, and kung ano yung magiging plano for that team. Then until one day, ayun, napag-desisyonan ko, napalitan ang name ng team dahil palagi kaming puyat. Always late kaming natutulog, so from Team Lagas, nag-turn kami into Team Puyaters. Na nag-start yung grupo. Sama-sama kami nangingisda. Sama-sama kami tumatambay sa isang LS. And hanggang sa nadagdagan kami. Nadagdag sa amin si Mami Ren. Nadagdagan kami ng iba pang tao. Hanggang sa lumaki ng lumaki yung grupo. Hindi naman totally ganun kalaki. Hindi kami sobrang laking grupo. Maliit lang. Pero nadadagdagan kami. Nadadagdagan ng iba't ibang klase ng tao. Yun, yun yung konting background regarding sa Team Puyaters. And ang nakakatuwa lang kasi sa team na yun, yung time na nag-start kami, nakakatuwa sila. Kasi alam mo yun, makikita mo sa kanila yung pagiging isip bata, makikita mo sa kanila yung merong umiiya kasi nalalagasan ng banana, tapos parang gi-give up na sila sa pag-YT. Na ano din, na parang naisip ko din, parang nakikita ko yung nung time na nag-start din ako, gano'n, na parang ang hirap na kapag sinalagasan ka, parang ayaw mo na tumuloy, ayaw mo nang ipagpatuloy yung ginagawa mo. Parang naisip ko that day na palakasin yung loob nila. So, kutulungan sila na mamotivate para lumaban and magstay sa yun sa goal nila na mamonetize. And ayun, awa naman ng Diyos, karamihan sa kanila ay naging active at nag-stay. Dalawa lang naman yung nawala. And the rest ay
active at talagang full support sa grupo. Ayan. Ayan ang konting trivia regarding sa team, Kuya Bear. Naka-ready na po, pre-prep na po today para bukas. Ay, madali na lang po ang ating gagawin para sa event po bukas. Ayan po yung ating pamimigay sa ating mga kababayan. Nire-ready na po siya today. Palabas na po kami. We're ready para mag-start. Maghahanap lang po tayo ng mga taong dapat tickets. So, that's 100 plus. Target natin is makarami today hanggang I think magdilim. See you later guys. Bye-bye! Ayan na ang water. Tadada! So, meron tayo unang bibigyan. Bigyan mo si Kuya. Mga kayo din nilagay. Kaya ba? No. Saktan ba yun? Tama nga ito. Hindi nga lang. Ayun din sa'yo. Andiyan si Kuya. Bigyan natin si Kuya dahil siya ay mabait. Saka hirap ang trabaho nila. Yan. Siya ang ating unang bibigyan si Kuya. Salamat ha. Medyo malayo si nanay, nadaan na namin. Ayan, para siyang malungkot na nagugutom. So, ayan. Ayan, so. Nabigyan natin si nanay. Nanay ay binigyan natin, hinabol. May nagbigay din, nakakatuwa. Kasi yung parang katabi niyang pwesto ay kainan na, karinderya. Bigay natin, meron ding mabuting tao rin na nag-abot
ng pagkain kay nanay. So, nakakatawa. Nakakatawa lang din na meron pa rin talaga mga mabubuting tao talaga na handang tumulong sa mga taong alam natin na walang wala rin. So, good job po yun. Kung ano man pong pangalan ng karinder yan na nandun, good job po para sa inyo and God bless po. Kuya! Salamat! Ito sila, dito sila nag-stay today. Bigyan na rin ng extra. Meron nagbibigay rin sa kanila. I think bilangin mo lang sa kanila. Bilangin mo lang. Ayan kung ilang water kailangan. Hindi lang ako po. Bigyan matigisa. Ayan, so dito sila nag-stay. Sila yung mga nandun sa ano. Sila yung mga nandun sa pwesto kung saan kami nag-i-stay. Basta sila nag-i-stay. So ayan, nagulat kami. Kaya pala sila wala doon. Ay, andito sila ngayon. So, ayan sila, guys. So, ayan. Si Kuya ang cute. Mayroon pa siyang alagang pusa. Nakakatawa. Diba, alam mo yun, kahit wala ka na, marunong ka pa rin magmahal ng mga animals. Ayan, nakakatawa. So, dito sila pinalipat. Ayan. Thank you po. God bless po. God bless. So yun, nandito sila nakapwesto. Medyo ang ganda ng ano, ang ganda ng araw. Ano? Ang ganda ng bukang liwayway ba yung tawag? Yung paglubog ng araw, ang ganda tignan. Kakatawa. So, ayan. Ito, nakatabi ko lang ang ito, ito. So, barang-barang. Hmm? Ito ba? Parang wala. Ha? Wala akong nakita. Ganda lang ito. Ano, ang ganda ng mga kita. Sige. Ganda lang bumata. Kuyang nakatira dun sa pedicab kanina, hindi namin na-video. Pero, imagine mo, yun yung bahay niya. Ang cover lang is yung, ano? Sako, parang. Sako, saka, parang umbrella lang siya na. Na payong, yung colorful. Yun na yung buhay niya. Okay. Dito. Ito. Ito. Si Kuya. Ayan, diba, talagang kailangan nila. Naka, may isip mo rin talaga na, talagang, okay, kami talaga nagugutom sa Pilipinas. So, ayan, nag-iikot pa rin tayo guys. Yung dun kasi sa area na may mga bata, I don't know bakit wala sila dun today. Andun kasi yung mga nagkikilos protesta ng mga mga PJ drivers or mga, I think, mga jeepney driver or FX driver, mga nagpo-protesta sila doon. So, yung mga normal na mga street children doon na talagang palagi ko nakikita every time na pupunta kami sa store, wala sila today. Hindi namin alam kung nasa. Konti lang yung nakita namin na para mga family. So, parang may mga bata is hindi yata nila kasama today. I don't know kung nasa namin yung mga bata. So, hopefully, makita natin. Mag-iikot pa rin naman tayo kasi mga gabay naman. So, ayan. Makita natin yung mga bata naglalago. Ay, makalo. 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 Ay, makalo.
kulit ng mga bata. I think, ano sila, ah, sabi ito? Badyaw, if I'm not mistaken. So, ayan sila. Nakatawa. Thank you.
sila. Kapat. Kaya mas madaling maghanap pag gabi kasi. So, dito tayo ngayon sa isang supplier namin. Yan. Ito yung mga to. Madalas sila nag-a-assist sa amin talaga pag pupunta kami dito. So, today, sila ang bibigyan natin. Dito kasi kami bumibili ng aming Korean products. Hindi ka mo yung bata. Diyan mo din si, ano, si Kuya. Pero kaya sa face shield, bibili lang ako ng dami yun. Bibili lang yung bata. Pasiyahin. Kasi napasyal kami ulit dito. So, ayan. Ayan siya, guys. Diba, ang saya ng buhay nila. Kahit kanyan lang, sama-sama yung family, pero masaya pa din. Bihira na makakita ng ganyan sa isang pamilya, pero diba, nakatuwa. Okay. Hello. Ayan, ang saya nila tignan. Ay, dahil totoo kasi malayo. Diba? One happy family. Nakatawa. So, ayan. May nagugutom na ako. So, dito tayo. Oh, ano yun? Bili na po kayo. Ano na lang? Hindi ako. Ayan, may tinitinda siya. I don't know kung ano. Miss Pocho, yung katulad na bibili mo sa matanda nung sa store pala. Hindi ba? Miss Pocho na ano. Okay. So, ayan, dahil nagugutom na po ako, kakain muna po kami. So, nandito kami, guys. Tadaaa! Nandito tayo kay Joey. Magja-jabi muna ako, guys. Kakain lang at nagugutom na ako. Ano ba kayo? Merong ano, isang part, hindi ko na-save. Ano ba yan? Hindi nag-recording. Dun sa area kanina, sa store, may mga humabol ng mga matatanda. And, mga may edad na, mga senior. Hindi siya nag-record, nakakaasar. Pero okay lang, at least napasaya natin sila. Yung halos lahat ng mga palaboy doon is nabigyan natin sila ng pagkain, pang dinner nila. So, ngayon, kahit pa paano is nakita natin, napasaya natin sila doon. Hindi lang nag-save, hindi siya na-record. So, may tama na, nabibigyan pa niya ako sa paglita. Nakatawa. Nay! Daling! Daling! Gusto mo na, isa na. Ayaw pagkain. Galit pa siya. Kaloka. Ganda, no? Sa lahat ng tao, yung pinapakain. Okay,
kasi may nakikita na ako. Kuya. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Share ko lang sa inyo yung naging experience namin dun sa pagbibigay. Meron akong part dun na sobra akong na-touch, lalo na dun sa isang family na nakatira sila sa gilid ng puno, sa may kalsada. Ang higaan lang nila, carton. Then, maririnig mo sa conversation nila na napakasaya nila, na parang hindi man lang nila naiisip na possible, ipumulan, paano sila. Wala sila yung mga ganung bagay, basta masaya lang sila, and nakikita mo dun yung love na talagang buo sila, buo yung pamilya. Hindi nila iniisip yung mga material na bagay, basta magkakasama sila. So touching yung moment na yun. Meron naman isang nakakalungkot, isang part naman na binigyan natin yung sinanay. Ayaw niyo tanggapin yung pagkain. Ang gusto niya mangyari is pera, na parang minsan binibigyan na tayo, naghahanap pa tayo ng alam natin na wala. Parang nakakalungkot lang na may mga ganun pa rin palang tao. Hindi ko naman siguro siya masisisi dahil talaga sigurong kailangan niya ng pera. Kaya lang kasi that time wala rin po ako maibigay sa kanyang pera kasi good talaga ang ating pinamimigay. Alam ko naman na may mga ganun talagang instances. Okay lang yan. At least marami pa rin naman po tayong napasaya. Isang reason din na kung mapapansin niya na may mga part na madilim or malabo, kasi ayokong makita yung cellphone. Ayokong iparamdam sa kanila na naka-record or recorded yung ginagawa nating pagtulong. Kasi I know naman na sa ibang part may mga issue na bakit pa kailangan. Diba? Na parang pag nagbibigay ba, kailangan ipagkalandakan sa ibang tao. Naman talaga dapat kailangan gawin yung ganun. So, ginawa lang natin to is para makipakita rin natin, especially dun sa mga sponsor na natuloy yung event and totoo yung event. Eh, pinilit ko pa rin po na hindi po ipakita sa kanila yung cellphone at hindi nila maramdaman na recorded yung moment na pagbibigay natin ng tulong sa kanila. So, may mga part din na hindi namin na-record kasi dalawa lang po kami. As ang hirap. Nangangalay pa yung braso ko that time kasi after pa, diretso ka agad sa pagbibigay. Mga moment na hindi talaga namin kayang i-record yung bawat scene. Pero alam naman namin na marami talaga kaming nakasaya and marami natulungan. Doon sa mga part na hindi medyo nakita, okay lang yan. Kasi lalo na yung mga senior na nagulat ako kasi
yung palang maliit na espasyo na yon is marami palang taong nakatira sa loob. Parang nakaka-shock na, oh my God, parang paano sila nakaka-survive ng ganung buhay? That's like, so, gusto ko lang din po mag-thank you sa ating mga sponsor. Rana Travel Vlog, Ate Christina, Mami Rez, Rasta Celo, Jojo Panyong, Mangyan Vlog, God's Creation Channel, KK Maisog, Jen Wesen, RR Studio, Maria Cristina, ay Maria Cebuana Channel, sorry, Maria Cebuana Channel, MM Rivera, and yours truly. Baka meron akong dinabanggit, i-post ko na lang yung kanilang mga channel. So, ayan, thank you po sa inyong lahat, and God bless us all po. Sana po ay mas marami pa po tayong matulungan. So, this is just the beginning, and hindi po tayo dito basta mag-e-end lang. Kahit may mga challenges po na nangyayari, hindi po tayo magpapa-apekto sa kanila. Tuloy-tuloy po ang ating gagawing pagtulong, lalong-lalong po sa ating mga kababayan. Ayan, thank you guys again. Ayan, ako po si Your Channel Online. Ayan, sa mga hindi po nakakapag-subscribe sa channel ko, ayan, pa-like and share. And pa-subscribe na din po. And hit the notification bell para updated kayo sa mga updated videos ko. Ayan. Thank you guys, and God bless us all. Love, love, love. Donut is love.